Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Una sa lahat ay kumusta na kayo? At ako'y lubos na nagpapasalamat po sa aking mga manunood at sa mga subscriber. Sa lahat po sa inyo, maraming salamat po. At sana ay lahat tayo i-bless at ligtas sa lahat ng kapahamakan. So anyway guys, ang ating topic ngayon ay tungkol dito sa actually ilang araw ko na itong pinapanood. Ako'y nalulungkot talaga dito kay Manang Ilby dahil hindi ko talaga maubos isipin kung bakit kapwa pa nating mga Pilipino ang nanakit sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nakayang saktan yung isang tao, mabulagin. Hindi ko talaga maubos isipin kung paano nila ito nagawa kay Manang Ilby. Bukod sa hindi niya na pinapasahod, minamaltrato niya pa. Parang hindi lang pala ibang lahi ang gumagawa nito, di ba? Kaya tayo ginaganyan ng ibang lahi dahil na rin siguro sa katulad nito, sa nakikita rin nito, sa nakikita nila na kapwa pa natin Pilipino yung lumapastangan sa kababayan niya. Napakahirap guys talaga, napakahirap talaga makakita ng totoong tao. Napakahirap. Minsan nga kamag-anak mo pa mismo, sisiraan ka para lang maging mabuti sila sa ibang tao. Diba guys? So guys, mayroon ako ditong maiksing clip. Papanuorin muna natin yung mga yung sabi ng doktor tungkol dito kay Manang Ilby. Kasi talagang mahirap na talaga sigurong magamot ito. So panoorin po natin yung maiksing clip ni Doktor. This is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago siya maoperahan. Okay, Doc. With the permission of the chair. All of these are trauma-related, am I right? Trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Other causes can be from infection, from chronic inflammation, from metabolic causes, and trauma is just one of these possible causes. All right. Meron po ba siyang pag-asa makakita? If matuloy itong surgery? We have advised the patient regarding guarded prognosis. Ibig sabihin ho, kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata, wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So how many percent is she blind? 100% left and right eye? The left eye, sir, is 100% blind, no light perception. However, the right po, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng hilaw. Pero malabo na ho talaga. Ano? Subukot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at bibigyan ka namin ng seguridad dito. Nandiyan mga kapulisan natin. Sige. So, ilahad mo na yung tunay na pangyayari ko. Ano ang nalalaman mo? Buong nalalaman mo sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling Ilby ni Ginang Franz? Primero na yan, bago ako nagpasok doon, sinuntok siya. Sinuntok, sipa, tadyak, untog sa CR, tsuk-tsuk sa loob ng CR sa duro. Hindi kasi, ulitin mo ano? Nandun ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki pa rin CR?
Wala na po, isa lang CR namin doon po. Malaki, malaki. Bukas yung pinto, anong nangyari pa rin? Nakita naman yun, nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may... Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala na iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang? Opo. Meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si manang LB, pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon? Opo. Sino naman yun nakakita? Ibang ko po. Hindi na ko alam. Siyempre, perme ko sa bukid eh. Dumaga lang ako papunta sa bukid eh. Hindi, pero itong pinangyarihan kanina, sinasabi mo may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po, sa loob. So doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron CR? Opo. Eh di marami kayo nakain doon. Ilan ba kayo nagtatrabaho? Marami kami dyan po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ako siya po eh. Ano? Pakiulit? Nakita na ako siya po. Hindi ko na. Nakita mo siya? Opo. So nung nandun ka, ikaw lang yung nakain doon? Opo. Pero marami kami. Marami. Marami kayong nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR? Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ayaw ko po eh. Ha? Ayaw ko po. Hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Sabi niya, tama na te, tama na te. Oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain? Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila? Naririnig nila po. Iba. Pero ikaw na, kita mo. Opo. Meanwhile, so ayun guys, napakinggan natin yung sabi ng doktor. At alam nyo, marami akong nababasa na ang mga suggestion nitong ating mga netizens ay kunin daw yung mata nitong si ano si Franz, yung kanyang amo, at ipalit daw doon sa mata ni Manang Ilby. Parang pwede rin ano? Parang pwede rin, sabi ng mga netizens. Kunin yung mata ni Franz, yung kanyang amo, at doon ipalit doon sa mata ni Manang LB. Yun ang sabi ng mga comments. So, parang pwede ba yun? Yung parang ilipat yung mata nung amo niya doon sa mata ni Manang Franz? Siguro posible, di ba? Your Honor, Mr. Chairman, yung mag-asawa lang, tanungin ko. You have the witnesses. Mrs. Ruiz, Mr. Pablo Ruiz. Ms. Franz, saka Ms. Pablo Ruiz. So narinig namin ng mga testimonya na sinasabi nitong mga witnesses. Ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why, bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito. What led you to do that? Anong rason? Bakit ganun na lang ka walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo? Bakit? Anong dahilan? Tanong lang ako. Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa? Opo. Hindi po kami. So nagsisinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. Sabihan kita, ha? You are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo. Binarning ako na yan. Yes? Senator Jigoy? Binarning ako na yan noong nakarang hearing. Kapag nagsinungaling. Baka akala nyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakulong ko kayo dyan sa baba. Kayong magkasawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanungin kita, Mr. Pablo Ruiz. Bakit ganun na lang kung makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag. Natanggal ang mata. Wala nang vision.
bulag. So, gusto niyo ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi ko lamin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi, hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko yung pagmamaltrato. 1, 2, 3, 4. O, isang biktima, tatlong witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, konfirmado, bulago. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny nyo na ginagawa nyo yan. Tatanong ko lang, bakit ganun ka-violente yung ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po dinidinay po. Ha? Siguruhin mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakuntin po kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alam nga naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang daming witness, oh. Itong mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumaldumal na pananakit sa inyong katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? May ano, you may answer, you may consult your lawyers. Ikaw din ang magsasalita. Ayun, Honor. Totoo, wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan? Ay sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM, totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling kayo? Kayo o siya? Sila? Sila po. JM, sigurado ka? With the permission of Senator De La Rosa. Yes. JM, ikaw yung dalawang apidapit, di ba? Yung una, Abo. Sinabi mo na ikaw ay pinwersa lang na pumirma. Abo. Yung pangalawa, ikaw ay nagsalaysay ng galing sa iyong...